Mga kapuso, mahalaga po ang tungkulin ng media para lalong pagtibayan ng demokrasya sa ating bayan. Ang media ang nagbabantay kung may mga irregularidad o mga kalabisan na dapat iulat sa taong bayan. Pero hindi magagampanan ng media ang papel na yan kung may banta sa malayang pamamahayag. Sa pagpapatuloy na aming serya ng special report tungkol sa krimen, susuriin po namin ngayong gabi ang mga karahasang nagawa laban sa mga mamamahayag at ang pagsisikap na mabigyan ito ng katarungan. Nakatutok si Ian Cruz. Ito na ang maituturing na pinakamaras sa pag-atake sa mga mamamahayag. Tinaguriang Maguindanao Massacre, 58, kabilang na ang 32 media men ang minasaker sa bayan ng Apatuan. Ang karumal-dumal na krimen, tinangkang ilibing salimot sa burol na ito. Hello. Dahil sa massacre, di nakapagtataka na ang Pilipinas ngayon ang tinaguriang pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahayag sa buong mundo. Maituturing na kabalintunaan sa ipinagmamalaki nating malayang pamamahayag sa Pilipinas. Katunayan, mula nang maibalik ang demokrasya sa Pilipinas noong 1986, nakapagtala na ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ng 154 na pinaslang na mamamahayag. At sa 2 taon pa lamang na Aquino administration, 14 na ang naitalang taga-media na pinaslang. Halos napantayan na ang kabuang bilang ng media killings sa buong termino ni na Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos. Ayon sa Center for Media Freedom and Responsibility, 8 na kaso ng media killings nito Aquino administration ay may kinalaman sa kanilang trabaho. Ngayong taon lang, 5 mamamahayag ang pinatay, sina Christopher Guarin ng General Santos City, Aljon Layao ng Davao City, Michael Calanasan ng San Pablo City, Laguna, Romel Palma ng Coronadal South Cotabato at Nestor Libaton ng Mati, Davao Oriental. Pero sa datos ng PNP, 3 lamang ang pinaslang sa ilalim ng Administrasyong Aquino na ang motibo ay may kinalaman sa kanilang trabaho. Yung mga pamamaslang na may kinalaman po sa ating mga kapatid sa media, yan naman po ay iniimbestigahan ng ating kapulisan. At ang ating task force USIG ay ang pinakamahigpit na bilin sa ating mga investigador ay alamin kung ito pong mga pangyayaring ito, itong mga insidenteng ito, ay, ito nga ba ay work-related o ito may kinalaman doon sa trabaho ng mga napaslang being members of the media. At sa ating pong nakalap ay mula nakaraang taon hanggang ngayon po ay sa ating pag-iimbestiga, 3 lamang po ang work-related incidents. Marami sa mga mamamahayag na biktima ng pamamaslang naghihintay pa ng hustisya hanggang ngayon. Kasama na ang pamilya ng radio broadcaster na si Doc Jerry Ortega. Binaril alas 10:30 ng umaga sa gitna ng commercial area sa Puerto Princesa, Palawan. Hanggang ngayon, di pa rin naaresto ang itinuturong mastermind, ang dating Palawan Governor na si Joel Reyes at kapatid nitong si Coron Mayor Mario Reyes. Laban to, kahit anong, kung ano man yung consequences na, ng laban na ito, talagang itutuloy namin. Kung ano man yung tagal niyan, talagang hihintayin namin. Ganun po talaga. Tsaka, hindi naman po kami lalaban kung wala kaming matibay na pinanghahawakan. Isang taon na rin na nakakalipas nang paslangin ang radio broadcaster na si Marlina Flores Sumera sa Malabon. Hanggang ngayon, wala pang naaresto sa 5 salarin. Sana kay Presidente, sana yung pangako hindi lang mapako. Kahit po sana konting pagtingin, mabigyan niyo ng importansya yung mga tao o yung mga mamamahayag na binabaril na walang nangyayari sa kaso nila na pe-pending. So yun lang sana ang hilingin ko kay Presidente na sana yung ipinangako niya noon na hanggang ngayon hindi ko pa nakakalimutan, gawin na niya. Sa bilang ng NUJP, sa 154 na kaso ng pagpatay mula noong 1986, 10 pa lamang daw ang may conviction. Ang problema, ayon mismo sa HEPI ng PNP, walang testigo. Witnesses play a very important role in the solution of crimes. Kapag ka walang nakuha tayong mga witnesses, no, na magpapatunay kung sino talaga ang mga involved, kami
ang aming magagamit na lang na available dito ay yung scientific na investigation. Ang pamahalang Aquino, tiniyak na kaagapay sila sa pagbigay ng hustisya sa mga pinaslang na miyembro ng media. Ang point, hindi titigil ang ating Philippine National Police hanggat hindi po magkaroon ng hustisya ito pong mga napaslang na ito. Naglabas na rin ang handbook para sa lahat ng media practitioner para makatulong sa kanila. Pero ang NUJP, hindi pa kumbinsido sa ginagawa ng pamahalaan. Nananawagan tayo sa government to stop impunity media killings, pero majority ng mga masterminds o perpetrators ay nasa government mismo. So talagang malaking challenge to sa ating lahat. Ian Cruz sa Katutok, 24 Horas.